In this episode of Motoforce, we are going to unbox this. Isa sa pinaka the best na helmet na babagay sa retro motorcycle mo. So it's more like a review na rin kasi nga ginagamit ko na siya for 2 years na. So, this is it. Ito yung packaging niya. Yung sa akin is dyan ka muna. Ito yung packaging niya, of course. It's an original helmet. Yan yung parang control number niya. And then, let's open this up. So, inside guys, is wala siyang parang foam or whatever, walang fillers. So the helmet can just bump out kung hindi ka masyadong maingat. Yan siya. So wala siyang mga papel-papel dyan. Sana lagyan lang naman nila ng mga papel and whatever para at least hindi mabangga-bangga kapag nag-ship. Alam naman natin yung LBC, mga shipping company sa Pilipinas, mga tatanga-tanga yan sila. Diba? Minsan nga, dumadating yung mga products ko dito from Lazada and Shopee na nababasag, may scratches. So dapat merong mga at least fillers, old newspapers, mga ganun. Or torn plastic, yung mga biodegradable. So let's open this up. Kukunin na natin siya from the helmet. And since wala akong assistant, eto na lang yung pangtanggal natin sa carton. Ayun. I-open na natin siya. Taran! Ang ganda guys. So ngayon na nakikita nyo na siya, I guess you would agree na isa talaga to sa pinakabagay na full face helmet para sa mga retro riders dyan. Okay, like me. Kasi yung motor ko is retro din. Or old classic style. Yan siya. So let us going to explore the helmet. Remove film before riding, of course. Or else. Ewan ko na lang sa iyo if you're not going to remove this. So ito yung model niya. CS15. HGC yung brand. And then Advanced Polycarbonate Composite Shell. So, ito siya. Matigas. Yung sa akin, yung Advanced Polycarbonate Composite Shell, ito guys, tingnan nyo. Sa 2 years, meron mong pinagkaiba. Kasi sa personal, wala siyang pinagkaiba. As in, kung gaano ito kamat, itong bago, ganun pa din kamat after 2 years. Yung gold ng bago na prints, ganun pa din yung gold sa 2 years old na helmet. So, di ba? And then sa tikas naman, ito, so memplang na ito ng ilang beses. More like 3 times na siguro, nagasgas, nag-slide lang. So, ito yung advanced polycarbonate composite shell niya. Meron siyang parang nagsaslide lang sa dito. Hahanapin muna natin kung saan siya nag-slide the last time. Dito. Ito lang yung gasgas niya. Oh. Yan. Nag-slide ako sa... Hindi yun siya. Sa kabilang side yun. Ito pala. Ito lang yung gasgas niya. Oh, kung nakikita niyo. Kasi sa, even if sa personal, mahirap talaga siyang i-identify. Parang dumi lang siya actually. Pero gasgas yan. O yan. Parang dumi lang siya. Pero gasgas talaga yan. Ganun katibay yung sinasabi dito na Advanced Polycarbonate Composite Shell. 3 times. As in. Ganun pa din. Hindi nag-fade yung matte. Hindi nag-fade yung matte na yellow din. Na gold pala. Then, completely removable and washable comfort and cheek pad. So let's try it out. Yung cheek pads niya na completely removable and washable comfort daw. So meron siyang ganito, parang chin guard para hindi masyadong maingay, hindi masyadong pumapasok yung hangin. And then ito siya, natatanggal nga siya and very easy to remove. Natatanggal to, ito, at saka ito. Itong sa loob talaga. So ano, ito try natin. Lagyan muna natin ng cover. Tanggalin natin siya. Of course, we are going to loosen up this one muna. And yon. Charan! Cheek pad. Natatanggal yung cheek pad. And then,
cheek pad number 2. Yung guard, natatanggal din ito. So, wag na natin tanggalin kasi tanggalin na lang din natin. Yan. So, natatanggal din siya. And this, meron siyang velcro dito. Guys, remember, meron siyang velcro. So, eto, if you are moto vlogging, pwede mo tong dikitan ng velcro yung mic mo and dito mo siya ididikit. Diba? So, parang ang thoughtful nila para maglagay ng ganito. Hindi ko alam kung ano talaga yung purpose, pero sa tingin ko, para talaga ito sa microphones. And then, meron na rin siyang provision for Sena. Yung mga speaker ng headset. Dito, nakikita nyo yan. Yung parang bilog dyan. Yun. And then, of course, sa kabila din. Yun siya, oh. Yan. For your earphones, yung nabibili sa Lazada and sa Shopee. And then of course, natatanggal din ito. Yun. Yun siya, guys. So yung ginagawa ko dito kapag nagtanggal ako nito is itong apat, nilalagay ko lang kaagad sa washing machine. Ayun. And then, paglabas, dry na siya, tuyo na siya. Mga almost 10 minutes lang under the sun, pwede lang gamitin ulit. And then, isang tip pa pala with HGC helmet na ganito, itong sa sobrang kapal ng cheek pads niya, like nito, ito, masikip kapag kinuha mo yung saktong size mo talaga. Okay? So, if ever yung size mo is medium, kumuha ka ng large. Yan. Mag-large ka. Kasi yung nanalo is medium daw siya. So, kinunan ko siya ng large para, diba, one size bigger ka always kapag HGC yung kinuha mo. Kasi makapal yung cheek pads niya. And then, actually, mine is large sa other helmets. Pero yung sa akin, ito, is XL ito siya and masikip pa rin konti pero saktong-sakto lang talaga. Okay? So, itatabi muna natin to and then we are going to explore another side of the helmet na naman. So, rapid fire shield replacement system. Ito. Ang daling tanggalin, ipapakita ko yan sa inyo mamaya. Optically superior face shield. So, ito siya. Ilang beses na rin ito siyang na 'di ba? Syempre kapag nagasgas 'to, magagasgas din 'to, pero nothing is happening. Hindi siya nagbe-break. Advanced ventilation system, which I agree to that kasi hindi mainit yung helmet. For 2 years, guys, wala akong biniling ibang helmet kasi super comfortable ako dito. Plush Nilex interior. Wind tunnel tested. So, meron siyang parang screw dito for the anti-fog films. Yun, kita nyo yan, oh, parang screw. And then, screw din dyan for the anti-fog attachments. And then, eto, yung the best dito is, itong visor niya, napakadaling tanggalin. For example, nagte-travel ka, and then, mag-stop over ka lang sa restaurant. Diba, merong mga hugasan dyan ng kamay, hugasan mo lang doon. And, ganito lang yung gagawin mo. Of course, ay may lock pa pala dito. May lock. Pag-usapan natin yung lock mamaya. Kasi, tatanggalin natin yan. Okay? Ano ba? Yon. So, paano mo siya tanggalin? You're just going to push this one. Yon. And push lang. Very, very slight push lang. Yon. Natanggal na siya. And then, hugasan mo na lang. Ng tubig. Huwag sabon. Isang tip sa paghugas ng shield ng helmet mo, huwag kang maglagay ng kahit anong oily kasi mag-rainbow yan dyan siya. Tubig and yun lang. Okay? Yun lang. Tap water. And then, yung pagbalik, push lang din. I-position mo lang siya ng ganyan. Push. Yun na siya. Balik na kaagad. And very slight push lang. Parang ganun lang, oh. I-try. Pakita ko sa inyo. Very slight push lang, oh. Ah. Yon, it snaps and bumalik na siya. So, yon. Yung dito niya, guys, is very
sampak talaga. Eh, meron siyang airtight seal. Yun oh, kita nyo yan, rubber. Parang rubber. So, airtight seal siya dito. May nakakalusot na hangin siyempre kasi helmet ito, di ba? Hindi ito garapon. Pero, this adds na walang wind noise na masyado sa helmet mo. Kasi yung wind noise na yan, nakakakos yan ng antok. Okay? Yung yung ganong sound, kapag nandyan yan sa tenga mo for 2 hours of riding, nakakaantok yan. And then, it is delikado yan sa'yo. Okay? And ito, yung parang rubber shield niya dito for wind noise is andito din sa taas. So, it's sa baba and sa taas. We're going to close this one. So, we are going to compare this naman. Bakit ko siya tinanggal? Kasi ito yung sa akin. Yan yung stock na parang meron siyang lock. Yung purpose dyan is para kapag ganito, ginanyan mo siya, you're going to lock it and hindi na siya huhulog. Yun. Pero, yung problema with this is, bakit ko siya ganito yung sa akin? Tinanggal ko and then, ginawan, nilagyan ko ng something rubbery, explain ko later. Is, ito guys, pumapasok yung hangin dito. Mababanggay yan sa dyan and it is creating that hissing sound ng hangin. Shhh, parang ganun. And alam nyo, nakakairita, nakakaantok. And delikado talaga siya kasi it grabs your attention later on. Okay? So tanggalin lang ito siya. Very easy lang actually tanggalin. And then, nilagyan ko ng rubber gasket. Yun. Rubber gasket ito. Yung gasket sa makina. Yun. So, it creates, i-block talaga. So, sasabihin mo sa akin, hindi, wala talaga makakapasok na hangin dito. Sasabihin mo yan sa akin, paano yan ngayon? Hindi mo nalang siya malalak. Alam nyo ba, after 2 years na paggamit ito, hindi, very sturdy pa rin siya, hindi siya nahuhulog. Tingnan nyo, oh. Kahit mag-ride ako ng ganyan, hindi, di ba? So ito, maluwang lang ito kasi nahulog ko na ito sa Jollibee na bunturan. Nung nag-solo ride ako, nahulog ko ito siya, pero tingnan nyo, oh. Yan lang yung damage niya. Yung nabali dyan, oh, nabali dyan. Kaya medyo maluwang na siya. Pero itong visor, hindi talaga siya nahuhulog. Oh, matibay pa din. So, which means, okay lang natanggalin itong lock. Yan. Para mawala yung parang hissing sound ng hangin. Okay? So, dyan ka muna. Ngayon, kung saan naman siya ginawa. So, this is made in HJC Vietnam. Yung lock niya, of course, is pag-usapan din natin. Never pang natanggal yung lock nang hindi ko siya tinatanggal for 2 years of usage. Yon. Ngayon, pag-usapan natin yung exterior niya. Okay? So, tanggalin natin tong white na cloth. Yun, guys. On the loose. Savage machine. Let's ride. Sa taas naman, ride wide open. And sa likod, rebel, sun and moon. Meaning, it encourages you to ride. It is encouraging you to ride day and night. Full throttle. HJC since 1971. And race. Pero wag mag-racing-racing sa ano ha, sa public highways. Doon kayo sa racetrack. Are you going to agree with me sa statement ko na ito yung isa sa pinakabagay na helmet na full face para sa mga retro bikes natin, sa mga classic, retro, and you know, hindi siya masyadong bagay for, I guess, sports. Pwede siya sa naked. Kasi, di ba, sa design, classic na classic, and pwede rin siya sa pang naked, mga nakeds. Pero for modern, hindi kasi ganun ka-modern yung feel niya. Kaya hindi siya bagay. So, if you're the person and picky sa design ng helmet mo and you're on a classic motorcycle, eto siya. By the way, this is only 4,700 yung bili ko nito noon. Ngayon is 4,500 na lang siya.